outside sa solar system natin. How do we study ba para makakita or makahanap ng extrasolar planets? Actually, medyo trending ngayon yung paghanap ng extrasolar planets. Okay. For one, ito yung mga method, yung transits, radial velocity of planets, at saka direct imaging. Next slide, please. Ano ba nangyayari pag transit? Itong kuha na to, kuha natin to sa Manila Observatory last 2012 na Venus transit using yung solar scope natin. So, ito si Venus. Ito si Sun. So, ano ba ang kinukuha pag transit? Actually, ang talagang indicator at makukuha mong information kapag nag-o-observe ka ng transit between a planet and a star is yung ratio ng size. So, syempre, makakorelate mo na pag small lang yung object obscuring the star, maliit lang yung planet. Tapos, itong estimation ng ratio na yan, hindi lang naman yan direct eh. Parang gumagamit pa sila ng ibang methods on how to account for the size and the proper shape nitong object na to. So, iyan lang yung isa sa example kung paano nakakahanap yung mga scientist ng extrasolar planet. Hahanap sila ng isang star, tapos titignan nila kung meron nag-o-obstruct doon every once in a while. Yun. So, next.